pasangan ko, or me, pantay ko ito. Dito ka. So, 4 out, 1 out ngayon ito. Diba kanina, 5 out. 1, 2, 2, 5 out. So, 4 out, slot, slot, win-win. Alright? With option to post. Alright? Every time you get the ball into the post, kailangan ito matagil. Passer cuts. Every time you want to get the ball in the post. Send them out. Send everything. Most likely, again, pwede tayo mag-passing cut, pwede tayo mag-spin away, pwede tayo mag-dribble drive. Right? Anything can be. Which is based on concepts and principles. Yung medyo, dun tayo nagkukulang sa, ano natin, sa basketball landscape natin. Because we do not teach concepts and principles. Teach them place. Dito, 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 punta doon, doon, punta dito. But we do not teach them the process wherein you can do anything but you execute it the right way. Because there is no wrong way. There is no wrong decision. Right? You can improve the decision. Is it a decision? So, but you can improve the decision and the four other will adjust to the decision na napaka ano bawang siya lalo na napasyahan ko. Oh, napasyahan ko, di ba? I can do anything. For example, oh, we can do anything you want. What is the mortal sin on offense? Do nothing. Right? Do not, we call it do not stand and watch. So if I pass the ball, the worst thing I can do is watch it. I have to do something. And he has to do something after making the pass. Right? So. Okay, let's play. Or out money, you can drive. Remember, kung drive, ano yung babasahan natin from the drive? Pag-alala natin, ha? Ano ba magsahan natin pag tumbay ng isang tao? Isa ba yun? Pinakaw na doon after the screen the zone. What you call that? Breakouts. Remember those terminologies. Alright? Okay, I'll pass. I can cut. Oh, you see, wait. Okay, you decide to try. Okay, time out. Go. When the ball is going to you. Ina yung ano? Oh, pamigil. Okay. Kasi dito ka mapunta. Kailangan dito ka mapunta. Dito ka mapunta para hindi mag-dito. So, dito ka. So, nandito ako. Alright? Saka tumulay. Yan, yan. Dito ka mapunta. Yan. Dito ka. O kasi, kasi hindi ka pwede doon. Kasi hindi siya mapunta. So, dito ka lang. Feel, feel, feel. So, ilan ang pasa mo? Ako puwasa nyo dito. Ilan ang pasa mo? Isa, dalawa, tatlo. Yun ang pinakaunan. Okay, nandito na tayo. Okay, bahala ka. Ano gusto? Sa akin. Boom. Yan, dito mo pinasa. Okay, remember. Again, prinsipyo. Concept, prinsipyo. Always go opposite the pass. Wala nang dalawa-dalawa pang isip. Always go opposite the pass. Pag pinasa mo sa akin, doon. Postman, always opposite the penetrator. The rest, space and field. Right. Think. Now, whoop, whoop. Okay, sige, dahan-dahan yan. Okay na yan. Run, sige, go, go. Hop, 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 hop. Again, principle. If the ball is going towards you, go opposite the ball. No, that's not opposite, that's going in. You are going away from the ball, not opposite the ball. So, right, this is opposite the ball. No, that's not opposite the ball. It's going towards
Ini semua pemikiran. Pengembangan kelas lutas kritas. Alright, go. Ya. Yeah. Okay, go, go. Oh, drive. Okay, tama. Another mistake is do not drive and jump. Once you drive, jump and look, and it is not there, then you are looking at nothing. Drive, jump, stop, look. Right? Do not jump and then look. Right? So while you're dribbling the ball, you're already looking. Alam niyo na. Tumitingin na kayo. Either lay up, jump, stop, pass, here, there, or there. Okay? Go, go. Get up, go. Go to teach your parents not to jump and pass. Go. Thank you.
Yan. Post na, post, post. Shot. Yan. 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 Nice. Good, good. Pasok. Okay, good one, good one. One more, one more. Last one. Last one. Drive into baseline. Go, drive, right, baseline. Good, deep left. Yeah. Oh, come back, deep left. Yeah, pass. One, good. One more. Isa pa, ha? Para may hand tayo. Okay, drive. Come on, drive. Yon! Nice! Nice one, nice one. Okay, thank you, coaches. Nice one. Huwag na, huwag na. Huwag ayos. Pagod na. So, four players. There are five lanes in the basketball court.
escolhe ou não? Essa lição, essa lição da dor, ela diz escolhe a outer lane, outer lane, which I run the side line, when I say run the side line, this is the side line, outer lane, this is our inner lane, inner lane, which is where the cell is, from elbow extended to lumbar heels, the inner lane. This is the middle lane, which is the middle lane, because it's in the middle, inner lane, outer lane. So when you run the fast break in a spread, you always use the outer lane. And the inner lane or middle lane where the ball carrier is. Okay? Ngayon, nawawala na yung ball carrier na nasa gitna. Nawawala na yun. Dati, ang gusto natin, lahat ng bola nandito sa gitna. Nawawala na yun. Inatabi na nila dito. But they will, so pag nandito mo, pwede mo umross dito. Going to the other side. Okay, you can do that. But you end up also somewhere in this area. Okay? Alright, so, when you run your fast break, you will give me four young coaches. Hindi tatakbo lang naman tayo. Huwag mo lang ang sali. Sali naman? Yes, Diyos. Tatakbo lang dito. Sa TL. Oh, sa TL. Sa TL. Sa TL. Sa TL. Yan. Wala. Wala. So, to start with the fast break, ha? Alam niya mo, nag-level 1 dito. Okay. So, dito. Yan. Dito. Elbow. Watch, elbow. Defense tayo, ha? Isang pagkakas. Ikaw ba? Try. Ito, focus. So, coach ko ano. Dito isa, apat tayo. Ito lang dyan. Hindi na kailangan full speed. Okay, so, sila defense. Kasi, natapos sila ang offense ko, ha? Defense ko. So, we will simulate pag dito, okay, pag itong bola, box out, so, nandito, nandito, yan. Ito muna. Yan. Okay? Or defensive stance. You see, for example, yan, man and ball, man and ball, man and ball. Pag binagod yung bola, ibig na shoot ko, box out, tapos rebound. Tapos, itay lang tayo lang. So, pag binagod ko, box out, and rebound. Yan, okay, okay. Tapos, yan. Siya ang nakakuha ng bola. Okay, yan, yan, yan. Yan, 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 yan. Okay, so next step, nakuha na nakakalagay yung pili niya. Then, saan ang unang pilihin ng rebounder? Anong side out? Oo, oh, pero siyempre, may pakusahan mo na siya ng bola. Saan ang unang niya? Pag-rebounder na po. Ano ang unang pilihin ng bola? Nearest man. Nasa ang nearest man? Hindi, ito. May rebounder ka. Saan? Pwede rin. Saan? Boom. Ano bang tawag ito? Out. Yeah. Pass. How many times do you hear out and pass? It is as out. Out pass. Out and pass. Palabas. Okay? So, pag dinutang ko at itas ang sarang yan, is that out yet? No, out. Okay, so, pag dinutang ko, boom, dito muna. Yan. Kasi, saan tatakbo ang depensa? Anong lane ang gagamitin ng depensa? Middle. Lahat dito tatakbo yun. So, huwag natin pipilitin dito. Doon. Kasi dito si Rueda na po. So, nandun ka na po. So, na, boom. Yan. Eh, kung hindi siya libre.
Pwede ganun. O kung nga ito, ayaw ko sa kanya bigay ng bola. Diba? Saan yung pangalawa ko? Kaya nakakapat kayo. Hindi yun. Yun, boss, yan, yan, yan. Maski doon sa topo. Yan. Isa, at wala pa, doon. Okay. Tama. One, two, or one, two. Kung problema. Coach, hindi ikaw ang nakawang nalabang ako. Wala, yan, doon. Sa outer lane. Spread the floor space. Pag pinagusto ko yung bola, nasa gitna. So, pag pinasa ko sa'yo, gusto ko yung bola na nasa gitna. Anong gawin mo? Bakit mo ba kayo nasa gitna? Kayo nasa gitna. Yan. Ngayon, medyo ang passage ang lupang dyan is pag pinasa ko ganito. So, pag pinasa, di ba gitna ko? Okay. Patay na ka. Yan. Banana cup dito. Boom. We call it banana cup. Precisely because it is a sacrament of banana. Right? Para yung momentum mo, tuloy-tuloy, going outside of the defense. If you just up here, you are going inside of the defense. Go outside of the defense. Para tuloy-tuloy. Tsaka wala kayo sa gitna, medyo nandito na. So, pinasa ka na nito. Dito ka. Okay, outer lane. Outer lane, yan. Yeah. Outer lane, so dribble. Okay, ngayon. Pwede doon, pwede dito, layup. Tapos layup. Ako, may nakarita, safety ako, safety. Di pa ba? Okay, dito lang ako kasi fast breaking. Yung pangka-error, pag sumama ko sa fast break, layout ko sa kabila. So, rebounder is safety. Safety. Okay, clear. Okay, clear. So, ano naman? Ngayon, for example, coach, gusto mong bola si Kuna. Ay, nagpapensahan siya. Nagpapensahan si mo. Ano naman mo? Yan, ribbon. Nagpapensahan ka. Kunin mo yung pwesto ko dyan. Yan. Ikaw naman ang doon. O, oh, yun. Yan. Ayos. Okay, yan mo. O, ready? Okay, isang stop lang doon. Stop lang doon, ha? Hindi. Okay, stop lang doon. Kasi safety ako. Okay, ready? Ay, kung pala yung ibang. Okay. Shot! Box out! Okay! Go! Push! Yan! Okay, okay. Tama! Yan, good! Alright, yun. Oh, kaya dito. Sino yung gusto sumali? Napapagod sila dito. Okay. Okay, so. Medyo... ang nakalala namin yung push, dribble, tapos dito yung nagamit yun. Aside from the fast break, dito yung nagamit yung push, dribble, not the speed, dribble. You know my skills coach, dribble? Skills ka. You know what is speed, dribble is? Speed. Push! 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 The fast. The fast break, hindi nagamit yung speed, dribble. Yung ginagamit ng speed dribble, dati ang ginagamit. Ngayon, push na yung ginagamit para mas mabilis. Ha? O, siya, push. Tapos, gandaan natin yung pasa. Okay, ready? One more time. Yes, that's true. Pass play. Ready? Pass out. Rebound. Out there. Push the ball. Push. Yan. Very good. Ayos. Okay, push. Ayos. And then spacing. Okay. So, primary. Primary yun. E paano kung walang layan? Anong papasukan natin? Secondary ko na. Ano ang offense natin dito?
sinabi niyo? Ano sinabi mo? Babagsakan natin. Babagsakan natin po ito. Five out. So, tandaan natin po, if ang babagsakan natin is five out kung walang layan. So, pwede mo ipasan kasi kanino, pero huwag niyo ilayan. Babagsak tayo sa five out. Okay. Pero, laki niya, lima kami, ha? Tandaan niyo. Pareho ang gagawin natin. Pareho lang ha, pass break lahat, pero pag pinasa sa inyo, lumayap kayo, pero ipasa niyo. Yung lay-layup, ibig sabihin nyo, draw-away of the pass, pag walang ipasa sa harap, sa likod, yung bail-out natin, yung importante, clean-out. Okay, here we go, lakad lang. Rebound, pass out, akin ang bola, boom, middle, safety. Pag lima na, magpasa kayo kasi lumawag na. Baka mag-sayo ako na.
Pati raw po hindi. Sa amin na, yung Cinderella. Ang taong na cellular. Pero makita po dito, wala tayong ginagamit ng inner lane. Wala. Puro outer lane. Defense! Pray. Sabi mo. Pray. Pag pinasa niya sa akin ang bola, tumakbo ka dito. Kapakabuto, saka ka bumabundun. Ha? Depensa ka. Okay? Tao-tao. Ikaw, coach, ikaw pala dito na. Dalawa kayo pumunta dito. Dalawa kayo. So magkakaroon ng go 5 disadvantage. So pag walang lay up, okay, secondary offense yung pass pass pass
Back on defense. 1, 2, 3. When guard to guard three guard is back on defense. Alright, so. So, si Calvin ang point guard. Boss ako. Okay, boss ako. Tumira si Calvin. Tira, tira. Abot ito. Pag tumira yan, dito na ako. Take your rules. 2 and 3. Kung depende sa size and 3. Hindi ko alam. Masa sa 2, ako baba. Pag tumira si Calvin. Okay, ayun. Tumira ako. 2, 3. Tumira ako. 1, 3, 4. Tumira ako. 1, 3, 4. Good. Dito, dito. Yan. Ayun. Pwede kayo ito. Pwede kayo dito. Alright? So, ganun. Now. Hey. Five of such ancient countries, not China,
kasi mapapagal ang time niya. 12 feet, but slow. But Koreans, Japanese, Philippines, they can shoot and they are fast. Now, did you know Tibia? Did you know that already in 1982, they already ran the position, they already tied out in 1982. Which is 92, 2002, 40 years. 40 years already. 5 out of 3 days in 1982. My God, it's a boy. Okay. Tell my God, you will know that in 1982. Huh? 1982 X, Montreal Hernandez daw. X, 1982, Montreal Hernandez. Google. What's happening in 1982? Media. India, Google. 1982. Philippines, Asian Youth, Google, 1982, Asian Youth. Those not born yet. Google now. Questions? Still early, don't know that. Yes, Coach. Then we will take tayo at saka additional topics. We will take tayo para may additional topics kayo gusto mong ma-discuss. Hindi na-discuss. Kahit superficial, pa-touch up natin. Yan baka meron. Level ano pala, level 10. That we can listen to the phone. Kung tayo na-discuss na low defense. Okay. Low defense. My question is, press, press. Underline 10-0. 10-0.
Under 1918 Basket Ball Confederation Juniors Championship, October 4 to October 17, 1982, host nation Philippines, champion Philippines, team roster Hector Calma from Adamson University, Alpi Alvario de LSU, Teddy Alparero, University of Visayas, Joseph Wilkicon. So we run the 5-out on the 1982 naka 5-out na kami. Under Coach Juan Vilches, naka 5-out na kami. So bumabalik na ng basketball yung sabihin. Bumabalik lang. Babalik at babalik lang. Muna posting, nawala yung posting. And then lang, we're back to 5-out, which relies on shooting and fitness. Yun. Tapos na sabi ko lang, bumabalik lang yung basketball. That's why we got it is advantage for us Asian countries to run the high out. Because even it's the same thing with Myanmar, in higher level basketball, hindi naman siya makaka dominate and match up sa post talaga in higher level basketball. Coach, kita sa kasi yung side pang ito. So. Yes, coach, yes. Comments, questions, additional topics. Yun ako. Sige, ano na. Sige, Google. July 2. July 2, 2018. Yes. Birthday ko. Sige. Yes po. Kung pwede sa katapos yung fundamental ng mangtumang, kung ano nagagawin ng huwaga na tupa sa sawe at tupa sa sawe, kung anong dapat ginagawa na yun. To pass away, auto-deny, so ayaw one pass away, auto-deny, paano? Okay. Sino nag-run? Ang mantaman dito dito. Sino nag-run? Ang mantaman dito. Ayun sa saluhan. Dalawa. O puro sana kayo? Apa. Lima. Halim. Natuan? No, apa. Masa. Mantaman. Ito. How do you teach individual mantaman? Oh, how do you teach individual fundamental man-to-man defense? Off the ball and not on the ball. Off the ball. Right? Yes, but you have to progress. You have to progress in your man-to-man defense, individual. Para alam ng isa ang gagawin niya. Okay, I discuss this in general. Pero magandang question yan. Because when we defend man-to-man, we are always, the drill pattern is what? Always on the ball, correct? Nag-drill pa kayo na off the ball. Okay, tell me. You drill off the ball. Alright, so, how do you drill off the ball? Okay, on the ball po, okay, this is the first drill. This is the first drill. When he makes the pass, what is that? Where will I go? Oh yeah. Outside. The first rule is always jump to the ball. What is first rule? Jump to the ball.
Next question is one. Para hindi ko masakakatang mga mo. Yes, because we like to take away, it's not really because of the health. It's because we do not like any face masks. Alright? So, this is your first deal. The first deal, you go, jump, and cut the ball. Boom. Alright? Cut the ball. So,
So you have to view that. And then, yung mga 4 on 4, we'll have to play 1, 2, 4 on 4. Pero lahat tayo pa rin. Alright, coach? Good question. Thank you, coach. Thank you. Last time, coach. Thank you. Thank you, coach. The coach has an individual off the ball drills. The defenses. Hand ball, footwork, ball side, double ball, no face shot, bump. Ay, bakit malakas ang nito yung bumpan ko? Yun? Question. Question. On ball coach, flat kayo, flat? Influence? Ano? On ball ah, on ball. Siyempre, bro, kumulaw sa ako naman. Sa on ball nga, nandiyan na sa harap ng ball. Paano nyo? Paano nyo? One arm away. Dapat pati yung detalye na yung medyo gayaan natin. Kung ano yung pre-season nyo? On the ball. Yun, so yung mga ganyan klase. Meron ba kayo? Like that, one ball, eh, coach. Say, yung connected coach sa panong may. Kung may off ball, one pass, two pass away. Eh, yung on ball. Di ba? Mid coach. Sharing lang, coach. Kasi yung may nagtanong kahapon, kung ano yung rewards sa box out. Kasi sa defense, ganun din yung gamit nun eh. Ang defense natin parang ating kero lang lagi. Sinasara lang natin natin yung passing rate. So yung drill po na ginagawa ko, naglalagay ako ng bola ng CFL. Okay? Tapos nasa na sila sa CFL. Yung bumabasa ako sa question ay, kukuha ng bola. Yung priority sa bola na sa likod. Once po sa tuwisen, yun yung time na kagalaw na sila. Kukunin niya yung bola. Ikaw ngayon, kukunin niya yung bola. So maganda. So ganun din po yung defense natin. Pag nasanay sila sa gano'n, sa defense sila pag mantuman, ano ang hindi nila nagtitawa yung tao? Alright, thank you, coach. Ano yung dream niya? Patara, patara. Ay, si Calvin, madalas ang mga dream niya. Eka. Uy, dali yun yan. Kaya natin kung makuha mo, ha? Ball in the middle. Good sharing, coach. Good help. Yan, medyo tayo. We might learn from each other. Yung mga sinyo, we might learn from each other. Who knows? Gaya ko, hindi ko nagtuturo ng box out. Basta pag hindi mo na box out, isang ka lang agad. Yan ang turo doon. Siguran, no? Box out. Ako, next. Yan ang effective.
Yung iba coach ang ginagawa, napanood ko lang to ha, lahat hindi ikukuha ng offensive rebound, pero nakamatch up agad sila on a basket. Make or miss. Paano nangyayari yun? Siyempre, papaks out lahat ng most likely palaban mo, rebound kasi sila rebound. Ikaw, offensive rebound yung gusto mo. Pero some coaches, especially dun sa nagtuturo ng outside shots, ano yung alam nila? Pag long shot, ano yung rebound? Long rebound din. So, they know, pag kumagsak sa harap nung depensa, hindi na nila yung makukuha. Ang hahanapin nila yung tap out, kaya yung mover sa kanila. So, ano nangyayari sa isa? Tara ulit, hindi. Si B. Tatawag ko sa'yo si B kasi hindi yung gaya. So, di ba, bumabox out sa'yo sa akin, box out ako. Dito ako, sa top shoulder niya. So, lahat ako nasa linya. Hindi pwede sabihin kasi yun. Top shoulder. Kung ano yung mas malapit na shoulder. Bakit? Makuha man nila yung bola. Ano mangyayari dito? Haharap yun yan. Pagharap na ako. Opensa na kayo. Opensa na kayo. Ayan. Diba? Yung pa, makikipag-agawang parayan ng space. Diba? Ako, ang habol ko na lang. Pag long rebound yung top out. Hindi ko makukuha pag nandiyan sa loob. Pero, ano yung pinaprotektahan natin? Pag ikot niya, ikot niya. Opensa. Iikot ka. Umigot ka ba? Okay. Na-rebound nyo. Nakakuha na kayo. Okay, isa pa. Hindi, nakuha nyo pala. Ayan, match up na tayo. Oo, match up agad. Hindi kayo mali dito maghahanap ng tao. Kasi ang nagiging problem, minsan sa pag naglalikan ng safety, dalawa or tatlo, totoo ito na kaya yan sa baka, ano ginagawa ng dalawang naiwan? Bumababa pa, hindi na. Hindi na. Hindi na. And pinapayagan natin coaches yun. Diba? Ano nangyayari doon? Lagi tayong disadvantage sa kabila. Dahil lang, ano yung reason? Coach, kumuha kami ng offensive rebound eh. Medyo excuse kami sa pagbaba. So ito, you are also looking for an opportunity to get the offensive rebound. Pero, pag convert sa transition, man-to-man agad tayo, face up na agad tayo. Kahit saan sila pumesa sa court, meron lang ng tao. Yeah. So yung mga ganun lang. Now, coach, paano kung hindi ito kumuha ng offensive rebound? Kumakuha na siya. Yan. Yeah. Then, nasa sa inyo lang ngayon yun. Gusto nyo ba ito? Tapos babae ko ba? Hanggang dito, yung iba hanggang dito lang. Pinapayagan nila yung mga habang basa na yan. Kasi hahabulin nila yan. Hindi naman sila sa utang kumakuha. Lalo na kung high school, elementary, mas gusto nyo nga yan eh. Diyan nyo na aagaw eh, di ba? Yeah. So may mga ganun lang naman. Sa mga pouncing out offensive rebounds, especially on grand shoots. Kasi sa tandaan natin, ha, pag natin nasa higher level na, skill yan eh. Pag may gusto kong pagawa, most likely magagawa na. Kaso sa high school or elementary, minsan, gusto man natin coaches magawa, hindi nila yun gagawin or wala pa silang disiplina to take responsibility na kailangan nyo yung gawin. Ayun. So yun lang. Nakatapat kami dito. Nakatapat pero nakasona tayo.
So, for example, cross to fire. Ito di tayo yung dalawa. Tapos yan. Yan. Dito kayo open sa'yo. Yan. So, dito na. Kung bola sa'yo, ano, target. Yan. So, 2-3 kami. 2-3, di ba? Alam. So, 2-3. So, yan. 2-3. Ako nakatapag dito ko. Okay? 2-3. Pag nawala siya at umalis, alis ka sunan, doon ka pumunta. Pag wala akong tao, bababa ako dito. Akong bababa dito. Tutulong ako dito. Okay? Tutulong ako dito. Kasi wala akong tao dito sa area ko. So, kanino tao na yun yan? Yung nandito sa baba. Ang tao na yun yan, nandito na siya. Right? Misan, dalawa tao ko. Okay? Pero kung walang tao, pangbulo ka dito. Alright, so nandiyan ka na po. Give me just one difference. I need another one. Can anybody? Oh, just stand up. It doesn't matter. Dito kasi just matter. Wow. Then, what's the job? Anybody? Parang lima tayo. Yan. Yeah. One, two, three, four, five. Yan, yeah, perfect. Offense lang po. Ayun lang kayo dito. Anybody? I need five more to open. Just to walk over, do it like all night. Therefore, do it like all night. Match up, huh? Match up. Match up. One, two, three, four, five. Yan. Dito kayo po. Yan. Open sa'yo, one difference tayo. So, ikaw, coach, sino tao mo? Yan. Pero so na tayo. Okay, so nakikinig lang tayo. Ikaw, sino tao mo? Ito. Ito ang tao mo, may mula kasama mo tayo. Okay? Ayo, coach, dalawa yung tao nyo. Alright? Dalawa na yan. So, isipin nyo to. Tao na yan, tao nyo to. Alright? Ako, wala akong tao, coach. Ha? Kasi hindi mo pwede ibubutas mo dito. So, pag wala akong tao, ako ang nagawa dito. Ako ang nagawa dito. But you have to talk to me. Because I don't know what is happening behind you. Alright? Okay. So, pinasa kayong doon. Hop! Ito ang tao mo. Ito na tayo. Ito tao mo yan. Hop! Hop! Okay, tama. Dito ko muna. Yan. So, ang dami yung prinsipyo. Tao mo yan. Pero yung area mo, ito. So, pagpalayo siya, nawawala ka ng tao. Okay, nawawala ka ng tao. Wala ka ng tao. Hindi mo ng area to. Wala ka ng tao. Ano yung ginawa ko doon? Wala ka ng tao. Yan. So ngayon, sa kasi nito. Tama, tao ko na to. Hindi. Tao ko na to. So nalabas na ako dito. Akin na to. Tama? Okay. So, pumunta siya nun. Wala ko naman ako tao. Buwan pa lang naman ako dito. Concentrate tayo ro. Concentrate ko. Wala ko to. Tao ko dito. Tao ko to. Okay? Tuloy-tuloy ka lang. Tao mo na yun. May tao ko. Wala, babayaan mo na ako dito. Yan, tao na yan. Ito mo na kami. Okay, so, kunyari, Lori, ayaw ko man ka. Susundan mo yun hanggang may mahapiran ka. O, coach, hanggang may mahapiran. Wala siyang mahapiran. Pikmin mo yan. Right? So, for example, sige, umat ka. Oh, alis, alis, alis. Boom, akin na to. Tama? Go through. O, kunin mo yan. Kunin mo yan. Akin na to. O, sino kumuha nun? Ito, kunin mo to. Yan. Ako, babalik na naman ako dito. So, dito na matcha. Pag wala ka na, ako na, sundan ko yun. Magkakagulo. Ganun talaga. Minsan kasi, wala siya dyan. Nandiyan siya. Pag nandiyan siya, nandiyan ko pa. So, kung umat, yan, eh, nandito ka, nandiyan ka, umat ka, oh, ito ko, wala ka mahal, wala ka mahal, wala ka mahal, pag wala siyang mahal, sa akin ngayon, yun mo yun, okay, yun mo, ang gasya sa pumunta, o, ngayon, nandito siya, o, so, ngayon, nakakita ko rin ito, ngayon, pag may time ka na, umakit ka na dito, kayaan mo na yun.
Medyo mahinap talaga yung bata. Tama, hindi na ako. And then what? Ganun yung prinsipyo nun. Kahit ang hirap ituro mo yun. Mahirap talaga. Doon kasi kailangan, sobra ko sa tapos talagang mahaba kayo kasi ating sundo yun. O, kung yun yan, inlookin mo, akin to. So medyo mahirap. Pero yung prinsipyo, ganun talaga. Magkumaan, with zone principle. Pag may nakatira kayo, bigay nyo. Pag wala kayo nakatira, sundan nyo. Tapos hindi po na rin yung dito. Alright, coach? Alright, good. Thank you, thank you. Thank you. Alright. Ang maganda yun dun sa mga malalaking ano, malalaking team na mabagal. Maganda yun sa malalaking na mabagal. Na kailangan sa muna. Yes, coach. Yung prinsipyo po na triangle coach. Triangle coach. Alright, triangle open. Triangle open. Alright, the child has been better and hindi lang masyadong advocate lang po kayo or I follow triangle open. But it is based on the angry past. It is based on the angry past. So, in the five quarters. Para walk through lang po. Walk through lang. It is very dedicated on the angry past. Okay, so you have to see the triangle. Anybody? Walk through lang lang po. Alam mo kung ano po yung Phil Jackson? Phil Jackson. Next week, sir. Next week, sir. Phil Jackson. Triangle offense. Dalawa pa po. Oh, dito. One more. One more. One more. Offense. Okay, good. Dito. Dito. Pass. 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 Dito. Ayo, coach. Pag doon. Na. Ang unang pangalan nito is simple pose. Before the triangle opens, it's just called simple pose. Okay? So, hindi siya dito, hindi siya always to the mid pose. Yan, mid pose, middle of the pose. Always there, always there, or there. That's what matters. Ang first entry pass is, for example, pinasa dito. Ayan, dito, let's play it dito. Boom. Pag pinasa sa kanto, ikaw babakitan mo ito. Yan. Okay? Ikaw, pagdadigin mo ito. Okay? Pagdadigin mo ito. Ikaw papakal ka doon. Right? Pag wala, you will go, you will stay there, or go away. Go away. Then you hook into the pole. Yan. Right here. That is the first option. On the pass. Okay, again. Ikaw dyan lang sa pose. Okay? So, same. Corner. Backing. Pop out. You can pose. Spin across. Spin across. You can pose that. Or spin across. Go into the pose. Yan. Puro ganun lang yan. Okay? That is first option. Okay. Second option. Ganyan nito. Inasa mo. Mag-action na. Mag-action na. Pasa dito. Inasa mo ron. Pag pinasa mo ron, give and go, pop out, okay, tangan, pasok mula doon, go,
Yan. Okay? So, ano naman tayo? Kaya nga naman. Nasa ko rin. Saan mo gusto? Okay. Double spin down. Double down spin. Double down spin. Anong gusto mong gawin? Tumuli ka doon. Hindi ka ron. Hindi ka dito. O, anong next option mo? Pink. Pink. Hando. Walang takuha. Saya mau gusto. Oh, papi. Papi. Go through. Pop out. Spin across. Go to the post. Pasa. Okay, okay. Kenapa lang yung pinasa? Iya, pinasa kayo dito. Pinasa dito. Double spin yun. Spin. Spin. Go back. Ito. Sa post. Oh, yan. Double spin. Your choice. Dito. Balik ko naman kayo dun. O walang nangyari. Walang nangyari. Okay, walang nangyari. Balik ka ron. Balik ka dun. Balik kayo dito. Balik ko yan. Nandong ka. Okay. Pinado, wala siya galaw. Ang galaw. Ito mong mabasa. Boom. Boom. Oh, ano kayo niyan? Ano yun niyan? Triangle. Anong gusto kong basa? Oh, bakti. Oh. Kasi yan dyan. Balita, ano gusto mo? Oh, double spin. Dito, double spin. Your choice. Bahala ka. Oh, oh, triangle. Doon. Bahala mo kayo. Oh, bakti ulit. Tulong. Wala. Hook, hook. Dito, close, close, hook. Masak dito. Masak doon. Ano na tayo yan? O, triangle, please. Lock me. Boom. Hook your bow. Hino. Hino. Doon. Hino. Wala. O, out. O, wala. Doon. O, action. Bahala ka. Boom. Lock me. Lock out. Hook your bow. O, lock me. Wala. Double spin. Double spin. Hino. Bahala ka. Oy. Hino. Hino. Oh, triangle. Your choice. Ano gusto mo? Oh, party. Oh, hop out. Oh, reverse. Okay, tama. So, puro continue din na. Based on the entry pass. And I cannot move the details, but that's the action. So, if I pass to the corner, if I pass to the post, if I reverse pass. Yun lang. Three entry passes. If post, post, maraming na nagagawa yun. Kaya, ang hirap na pinsahan. Bakit? O, oh, kasi mas kinaanong pasa, may action. It was, do not stand and back. Pasa, galaw. Pasa, galaw. Pasa, galaw. Ha? So, thank you for watching. Good. So, when no, 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 basis, and then basis. You get the book of text in turn. Then you put the text in turn. Then there's the interesting na marami ko po dito, basis, 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 lang lang. So, ang hirap ko na sa kasi hindi mo alam kung ano ako ibibigyan mo. Kasi pag dito na yung isa, isa, libre yung isa. Alam mo, hindi. It's precisely for man-to-man. Hindi siya uubra sa sona. That is the problem when watching random triangle in the national team before. Because in random triangle, I guess it's known and you've got to get any team. Because when counter ng triangle, sonahin mo. I-switch ko na mula. 2-3 lalo na 2-3. Kasi ito pwesto natin ito eh. 1-2-3-4. Para ka ng coach, para ka ng mga matcha. Kung saan ang dumaan, yun ang bumili ko, bakit na lang tayo. Eh, hindi naging effective.
effective yung triangle ng left side. But it's a good thing. Mayroon lang ipuro. It takes so much time. Coach, pwede sa iba yung nangingilog sa gitna yung defensa. Diba? So, dahil doon, meron agad club na lean sa loob. Pag nag-reverse kasi sa target, yung handle doon sa silid, open. Eh, parang ang zone, nandun lang sa gitna, pwede siya tumagal. Sa pro, bawal. Kailangan rin lumabas or at least one arm away doon sa defensa. Coaches, it is not the offense. It is the players that run the offense. It is more important. Yes, coach. Well, coach, you know, sir, although you don't know that for technicalities, plays, sa akin po siya, ito yung magandang approach sa mga bata. And how, para may turo natin ng pangkwan ni Mark, sir, either pa puso dati na tawag ko na straight or ano pa tapos sa mga stage na sa ginagawa niya step pag po alam niya na sinasyado na yun kapag yung mga umpisa pa ano pa po sa ba I think that si Calvin would be a better person to answer the psychological part of the younger ones to Calvin. Ayun, so for young kids, sabi nga natin, hindi naman lahat ng coach ang i-coach natin competitively. Sometimes nga, yung nagtuturo, zero, yung from zero talaga. Yun yung medyo mas crucial kasi pag nag-interest ng bata or nahirapan or nag-fail, hindi na yan magtutuloy. So, ganun, parang gatekeepers tayo eh, sa grassroots. In terms of paraan ng pagtuturo, meron po tayong ELTA. Yan, so bumabalik ako kasi doon, kasi tested siya multiple sports, hindi lang basketball, ina-apply yung ELTAD, long-term athlete development. So sa ELTAD, nakaka-reach po tayo dalawa, chronological year at seal year. Kasi meron po tayong mga 14 years old, never pang nakahawak ng bola. So ano ang classification natin? Sa atin, sa atin sa Pilipinas, clarify ko lang ha. Sorry, makabatang sagot ako. Yes, coach. Sa atin sa Pilipinas, competition-based ang pag-uho ng team. Di ba madalas? Kasi naka-arrange tayo by age group. 14 years old, 12 to 14. So, anong gagawin mo? Yung batang hindi pa marunong, pero 14 years old siya, ang training na papagawa mo sa kanya is pang 14 years old. Ang assumption natin is makakahapon yan. Minsan pa, itataas mo na ang edad. 14 pa lang siya, palalaroin mo sa under 18. Kasi, para masanay. Kasi, geared towards competition. As coaches, tumitingin tayo ng player, hindi for development. Tumitingin tayo for utility. Saan ko siya gagamitin? Ang problema doon, nahihinder yung development niya. So, kapag bata yung tuturuan natin, mas importante yung hindi chronological age, yung skill age niya. Yung skill, yung tagal niya sa laro, yung sa specific na laro. Okay, so na-establish na natin yon. So alam na natin na meron tayong mga beginner na matatanda, meron din tayong mga advanced pero bata. Ang next question, paano mo ngayon sila i-engage? Pag masyadong strict, ano mangyayari? Ang mag-excel lang lahat ng advanced. Magagaling, sila talaga mag-excel. Ang problem sa mode of instruction sa Philippines, kanino kayo nakatuto? Example, may team kayo. Sino taga-demo nyo? Yung first five. Sino tuturuan nyo ng instruction? Yung first five. Anong gagawin ng iba? Manonood at susubukang kopyahin. Sino yung pinakamataas ang pagkaling? Yung first five. Question, ilan yung napagaling yung bata technically? Yung lima. Yung iba, rank and file, yan ang sila sa kilid. Yun yung problem if you're a grassroots or development coach. We should always remember yung mission kung ba't kayo nandyan or tayo nandito sa ganitong level of coaching. Of course, we want competition, we want to win, pero nandito tayo
sa native father. Yun muna. Kasi yung katawan nila mag-a-adjust. Pag mas matanda na sila, kaipasa na natin sa complex. Yes, ko siya sa Adamson. Sila na ngayon yung mag-dealing. Sila na ngayon yung magpapagaling at magpapa-technique dun sa bata. Pero dinaanan na nila yung stage sa atin. Funny. Ganito. Kasi pag sa atin pa lang, sobrang strict na natin pang training natin sa kanila, pang UAAP na, pang PBA na. Nako, masaya lang po yan during competition. At ano ang nangyayari? Hindi nagka-training yung bata kapag walang competition. At kayo rin as coaches, pag walang competition, tinatama din kayo sa training. Kasi we are always motivated by competition. Mahirap po. Developmental po tayo. Long term ito. Long term athlete development. Hindi po ito short term, 3 months, 2 months, basta. So if you're really into grassroots coaching, coach, salamat sa question. Think long term. Para sa bata. Yeah. Think long term. Ayun lang po sa kanya. Make it fun, think long term. Thank you, coach. Thank you, coach Jong. Nag-iisip ako eh. Nag-iisip ako. Offense. Coaches. Okay. Maraming salamat, coaches. Last one. O, oh, bago tayo mag-break. Yung mga paliga sa barangay, coach, positive po ba kayo dulot ito o negative sa development ng kaso? Alam mo, isang tatong po ang sagot. Positive po ba ang mga inter-town, inter-SK, mga ganyan, community, barangay leagues? At po, lahat po ng liga ay positibo. Kasi yan po ay application ng inyong itinuturo. Ang masama po dito, meron po kasi tayong periodization sa development. Ano po yung periodization? Halimbawa, question, coach, ikaw, tanongin kita. Ilan ang liga mo sa isang taon na sinasabihan? Sabihin na natin tatlo. Tatlo. Tatlong liga ang sasalihan mo. Meron bang more than 3 weeks ang sinasalihan? Meron po dito, sumasali ng more than 3 weeks. Kasi dati may natanong kami, every month meron silang sinasalihan. Kasi club-based sila. Every month may liga. May ganun po ba dito? Bakit importante po yun? Gumagaling po ba tayo sa liga? Straight na tanong at straight na sagot. Gagaling ka sa liga o hindi? Liga, yung competition mismo, yung game. So yung nagsabing yes. Okay. Okay tayo sa yes. Wala naman mali ang tamang sagot. Next question. Kung magliliga tayo every month, kailan ang muscle building natin? Kailan ang skills training natin? Saan mo ilalagay? Kailan ang preparation mo kung every month meron kang liga? Wala. So marinig mo sa mga coaches, 2 linggo mo lang pinuhuyan. 1 linggo lang, sali na kami. Hindi nga magkakakilala yan. So, mabalik ko sa question. Gagaling ka ba dun sa liga na ang finormong team ay ganun? Kahit yung mga bata hindi sila gagaling. So, if you want to follow yung periodization, we work backwards. Meron yung liga sa, sabihin na natin, June. We call it in-season. Halimbawa, 2 months yun or 3 months. June, July, August. In-season. During in-season, magpapaset and conditioning ka dyan. Magpapabuhat ka dyan. Magpapapush-ups ka dyan. 100, 200. Hindi. Okay. Work backwards. Meron pa kayong pre-season. 2 months siguro. 2 months before June. During the pre-season, dyan mo ngayon ipapasok yan. Team concepts, team plays. Before noon, meron kang off-season, individual yan. Magpalakas, individual skills. Kasi off-season yan. Yung games ng off-season ay napaka-important gamit natin sa liga. So kung wala kang ganong periodization at marami ka ng liga, ano lang ang marami sa'yo? Puro skills development. Paano yung development nung katawan ng bata? Doon tayo nagkaka-problem. Kaya kung mapapas niya sa ibang bansa ngayon, yung katawan nila dati payat, diba? Ngayon, pag nakita mo yung 14 years old doon at 14 years old sa Pilipinas, ako saksi ako dito, ba't iba katawan itong mga to? Tanggap ko yung mga Negro o European, iba jeans nila, iba ito Southeast Asian lang din. Ba't may ganito sila na katawan? Hindi sila kasing skilled ng Pilipino, ha? Mas skilled tayo, pero iba yung katawan nila kasi may period sila ng magpapalakas.
Tapos meron silang application. So yung piliin niyo yung ligang sasagkan. Focus that one and then work back. Hindi na masusukat as coaches sa dati ligang sinasalihan at dami ng championship. Makasupa tayo sa players na napoproduce natin lumalakas at sumagaling. Yeah. So yun po yun. Iwasan lang po natin ma-burn out yung mga bata. Pero pag nasa Gilas na tayo, di ba narinig natin sa Gilas, ilang linggo lang yung preparation. Eh ano ba yung skill level ng team na yun? Nandun na yan eh. Hindi mo na yung tuturuan ng individual loading, individual strength and conditioning. Skill na yan eh. Di ba? Pero kailangan pa rin nilang mag-banding. Tama? Kailangan pa rin nila. Pero hindi ganun level yun sa mga bata. So I'm assuming meron kayong main competition, work backwards. Pag may extra kayong time, tsak-tsak ulit kayo sumali. Huwag nating atatarin. Tapos kung kailan lang walang liga, tsaka tayo magpapalakas. Yan, coach. Coach, may follow-up. Yung tamang edad po ng weightlifting sa mga bata. Sige, anak, weightlifting, hindi ako certified assessment conditioning coach. Pero required sa ating grassroots coaches na aralan, bukod sa fast and conditioning, also nutrition. Kahit basic nutrition lang. Meron ba ditong may lisensya about CPR, first aid, as coaches requirement din sa atin ng supposedly. Bakit ko sinasabi yung tatlong bagay na yan? Strength and conditioning, nutrition, tsaka first aid. Bago pa tayo, dapat ito, alam muna natin itong lahat. Sama mo na yung psychology dyan. Pero in terms of nutrition at saka strength and conditioning coach, sino po dito ang gumagawa ng mass, yung sabihin, isang drill para sa lahat? Halimbawa, coach, o lahat kayo kukuha ng 50 kilos. Lahat kayo. Pare-pareho. Di ba ganyan po yung old school? Anong gagawin sa chalkboard? 50 kilo plates, number of repetition, lahat kayo dadaanan niya. Ngayon po, hindi na po ganun. Ina-adjust na po natin sa per bata. Kasi po, ang performance ng bata ay iba-iba. So, ang age appropriate in terms of pagkukuha, wala pong problema, hindi po totoo yung mga mini na pag nagkuha niya, masisira yung pulso. Di ba? Pag nagkuha niya, di natatangkad. Di ba? Yung mga alam niya, yung mga ganong basihan. Hindi po. Ang importante lang po dito, yung kukuhati nilang weight monitor nyo. Paano yun? Again, babalik tayo doon. Sa strength and conditioning phase, meron tayong loading phase, meron tayong benchmarking phase. Benchmark, ano yung benchmark? Ito yung baseline. Ang baseline, do as much as you can sa isang minuto, for example, isang minuto. Kung ano yun, yun yung baseline niya, and then you try to increase it. You cannot improve what you cannot measure. Huwag tayo mag-magic ng number. Gusto natin, oh, 14 years old ka, dapat maka-20 kang ganyan. Kung ano lang yung kaya natin i-measure, yun din yung kaya natin i-improve. So measurement is key. At every strength and conditioning program, may mini-measure po tayong tatlong bagay. Duration, gano'ng katagal? Frequency, gano'ng kadalas? Di ba yung duration, example, 2 hours practice duration. Ano yun? Duration, haba. Ang frequency, 3 times a day. Yan. Ano yung huli? Intensity, gano'ng kabigat? Gano'ng kadalas? Hard pa to? 50%, 25%. Yun yung ipomonitor natin tatlo. Frequency, duration, at saka intensity. Measure everything, ibigay niyo yung program sa bata individually, as much as you can, monitor it. Huwag natin hayaan sa mga gagawa. Ayun ko, sorry mahaba yung mga yan. May mga libreng materials yan online, I'll share it sa inyo. Libre lang yan, da-download yung link, nandun na yung mga programs na ganyan. Pick what you can use. Huwag natin isipin na kailangan sa very scientific kung ano rin kaya natin i-measure. Yan, yun, yun yung importante. Thank you, Coach. Sorry, Coach. Coach X. Announcement bago tayo ng break. Okay, bringing my ulat, no? May mga ulat pa na pictures. Kailangan pag
submit na, no? Mamaya, we will let them a formal giving of certificate kasi tatagal tayo. No, ina-trace na rin sa labas, dun yung nakukunin mamaya pag uwi nyo mamaya. No? We will resume 1 o'clock. Tapos, medyo sariwain nyo na yung mga itinuro ni Coach John kahapon at hanggang ngayon. Kasi mamaya magbibigay din mga isasya ng John. Okay? So, yung mga wala po picture, pray nyo na, makuha na yung picture sa labas. Coach Corpin, saan banda nagpakuha ng picture? Walter Mark, tapos Walter Mark. No? Exactly 1 p.m. Sige po. Thank you very much. Alright, coaches. 1 o'clock ha. Meron pa tayo 1 o'clock open forum, open mic with Coach John. Then, sa exam. Okay, maraming salamat. Okay.